What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel and for our today's video, ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa distribution of cash gift para po sa ating mga senior citizen na nasa District 2 o nasa Barangay District 2. At kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Sa mga senior citizen na hindi pa nakakasama ang pangalan sa mga naunang listahan na galing sa Pasig City OSCA na ipinost po sa Pasig City Public Information Office Facebook page ay magkakaroon po ng distribution ng cash gifts simula po Lunes, which is nangyari nga po yun kahapon, May 24, 2021 at hanggang sa Miyerkules, May 26, 2021 para sa mga nakatira sa barangay na nasa District 2. At i-click lamang po ang link ayon sa inyong barangay para sa listahan ng mga senior citizen. At narito po ang link ng mga senior citizen sa Barangay de la Paz. I-click nyo lamang po ito kung kayo ay nanonood sa akin ngayong araw na ito. Pumunta po kayo sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office at i-click nyo po yung link na yan para malaman nyo po na kung kayo ay kasama sa mabibigyan po ng cash gift. Okay? Ito naman po ang link para sa Barangay Manggahan. At narito din po ang link, Barangay May Bunga. At narito din po ang link para sa Barangay Pinagbuhatan. At narito din po ang link para sa Barangay Rosario. At narito din naman po ang link para sa Barangay San Miguel. At narito naman ang link para sa Barangay Santolan. At syempre, narito rin po ang link para sa Barangay Santa Lucia. Muli ipinapaalala po natin. Pumunta po kayo sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office at i-click nyo po yung mga link na yan para malaman nyo po kung kayo ay kasama sa mabibigyan ng cash gift para po sa ating mga senior citizen na nakatira po sa District 2. Okay, dahil maya-maya lamang din po ay ipapakita ko rin po lahat sa inyo yung listahan na yan. I-click ko rin yung mga link na yan at ipapakita ko nga po sa inyo yung mga kasama po na mabibigyan po ng cash gift. At pinapakiusapan din naman po na kung sino lamang ang nasa listahan ay sila lamang po ang pupunta sa itinakdang schedule ayon sa barangay at apelido. I-check ang listahan sa link na nasa caption. So yung caption po, yung mga link na ibinigay ko po sa inyo doon, kaya ko po kayo pinapapunta po sa Facebook page ng Pasig PIO ay para malaman nyo nga po kung kayo ay kasama sa mabibigyan ng cash gift. At pag na-click nyo po yung link na yon at nalaman nyo na kayo ay kasama sa listahan, doon lamang po kayo pupunta. Or pag hindi nyo na po kayang pumunta doon sa venue na ibinigay po para sa inyo, pwede naman daw po kayo magpapunta ng authorized representative. At magdala lamang ng isang government issued ID, pwede po ang inyong OSCA ID, original at photocopy at sariling ball pen. Pinapayagan din ang pagkuha ng cash gift sa pamamagitan ng authorized representative, which is yun nga po yung nabanggit ko kanina, at dalhin ang authorization letter na pirmado ng senior citizen, original at xerox copy ng valid ID ng senior citizen at ng authorized representative. Hindi na po kailangan pumila ng maaga, sundin lamang ang schedule para mapanatili po natin ang social distancing sa venue. Ngayon naman ay magdako naman po tayo sa inyong mga schedule. Ito na nga po yung nangyari kahapon ng May 24, 2021 at ang venue po na pupuntahan ninyo ay sa God and Gender Development Compound. Doon sa God Compound na malapit po sa gilid ng Pasig City Hall at yung mga barangay nga po na nabigyan nga po kahapon o yung mga senior citizen na nabigyan kahapon ay galing po sa Barangay Manggahan Green Park, nang galing din po sa Barangay Manggahan Napiko at sa Barangay Manggahan Proper. Sa Barangay Manggahan Green Park po, ang beneficiaries na nakatanggap po ng cash gift ay 28. At sa Barangay Napiko naman po, ang mga beneficiaries na nakatanggap doon ay 136. Sa Barangay Manggahan Proper naman po, ang nakatanggap ng mga beneficiaries na nakatanggap doon ay 427. Pumunta sila simula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. At yung mga apelido nagsisimula
mula sa letter A hanggang letter Z, sila po ang mga nabigyan kahapon, which is May 24, 2021. So, para ngayon naman pong araw, babasahin naman natin yung mga barangay na mabibigyan ngayong araw at ang venue pa rin na pupuntahan ninyo ay sa Gender and Development God Compound na malapit po sa Pasig City Hall. At ang barangay na mabibigyan po ngayon ay mula sa Barangay May Bunga. At ang beneficiary po na makakatanggap ngayong araw ay 139. At ang oras na pagpunta ng mga taga-barangay May Bunga ay alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at ang apelyido po ay nagsisimula sa letter A hanggang letter I. Pumunta naman po tayo sa May Barangay Rosario dahil meron po kayong 175 beneficiaries at alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga po kayo maaaring pumunta sa God Compound at ang mga apelyido nagsisimula sa letter J hanggang letter R lamang po ang maaaring pumunta sa venue na ito. Magdako naman po tayo sa May Barangay De La Paz na meron pong 189 beneficiaries. Simula po 11 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock noon, ang mga apelidong nagsisimula sa letter S hanggang letter Z lamang po ang maaaring pumunta sa God Compound. Pagdating naman po ng alauna ng hapon hanggang alas 2 ng hapon, ang pupunta po dito ay mga taga-barangay Santa Lucia o yung ating mga senior citizen na taga-barangay Santa Lucia dahil meron po kayong 236 beneficiaries at ang mga apelidong nagsisimula po sa letter A hanggang letter F ang pupunta po ng ganong oras. Subalit pagdating naman po ng 2 o'clock ng hapon hanggang alas 3 ng hapon, ang mga apelidong nagsisimula sa letter G hanggang letter L ang pupunta po sa God Compound para mabigyan po ng cash gift. Magdako naman po tayo sa May Barangay Santolan dahil meron po kayong 269 beneficiaries. At pagdating po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, ang mga apelido pong nagsisimula sa letter M hanggang letter R ang pupunta lamang po sa God Compound na malapit po sa Pasig City Hall. At pagdating naman po ng alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, ang mga apelido nagsisimula sa letter S hanggang letter Z ang pupunta po sa God Compound na malapit po sa Pasig City Hall. Kaya ang pinapaalala lamang po kung anong oras lamang po kayo pinapupunta, doon lamang po kayo pupunta para maiwasan po natin yung pagdagsa ng mga tao at mapanatili po natin ang social distancing. Pagdating naman po ng May 26, 2021, same venue pa rin po sa Gender and Development God Compound na malapit po sa Pasig City Hall ang venue na pupuntahan ng mga taga-barangay pinagbuhatan dahil meron po kayong 667 beneficiaries. So actually ang pinagbuhatan ang may pinakamaraming population dito sa buong Pasig. Kaya naman, pagdating po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, ang mga apelido pong nagsisimula sa letter A hanggang letter E ang pupunta po sa God Compound. Pagdating naman po ng 10 a.m. hanggang 11 a.m., ang mga apelidong nagsisimula po sa letter F hanggang letter J ang pupunta po sa venue. Pagdating naman po ng 11 o'clock a.m. hanggang 12 o'clock noon, ang mga apelidong nagsisimula sa letter K hanggang letter O ang maaari kong pumunta po sa God Compound kung saan ibibigay po ang inyong cash gift. Pagdating naman po ng alauna po ng hapon hanggang 2 o'clock p.m., ang mga apelidong nagsisimula sa letter P hanggang letter T ang pupunta po sa venue at pagsapit naman po ng alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon, ang mga apelidong nagsisimula sa letter U hanggang letter Z ang maaaring pumunta po sa God Compound at mag-claim ng inyong cash gift. Magdako naman po tayo sa Barangay San Miguel dahil meron po kayong 261 beneficiaries at pagpatak po ng alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon, ang mga apelidong nagsisimula po sa letter A hanggang letter I ang mga pupunta po sa venue. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, ang mga apelidong nagsisimula sa letter J hanggang letter R ang pupunta po sa God Compound na malapit po sa Pasig City Hall. Pagdating naman po ng alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, ang mga apelidong nagsisimula sa letter S hanggang letter Z ang pupunta po sa God Compound para i-claim po ang inyong cash gift. At narito na nga po ang listahan na mabibigyan ng cash gift para sa mga nakatira sa barangay na nasa District 2. Narito po, panoorin ninyong lahat.
schedule na nga po ang mga barangay na nasa District 1 ay ipopost daw po dito sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office. At muli, ang listahan at schedule ng distribution ay nanggaling po at tinukoy ng Pasig City OSCA o Office of the Senior Citizen Affairs. So ayun, sana nga po ay nakatulong po ako sa inyo para malaman nyo nga po kung kayo ay nasa listahan na magbibigyan po ng cash gift para po sa ating mga senior citizen na nakatira po sa barangay na nasa District 2. At muli, kayo po ay nakatutok sa nag-iisang spread teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!